request. Okay, si Brother Missionary AJ. Hello po. Prayer request ko po yung more churches to partner and yung work na gagawin po sa Africa. And also yung safety na rin sa pagmamotor pa uwi kasi 3 hours pala yung layo nito. Okay. Sa may Cavite. Sige, so, pa-pray natin na. Si Missionary AJ Maravilla, kasama natin siya ngayon. And mamaya, maririnig natin ang kanyang testimony and siya rin na magpipreach. Okay, so Thanksgiving, nakarating siya dito. Hindi siya nadligaw. But pag-pray natin mamaya, ipagbalik niya sa Cavite. So, 3 hours. Pero hindi naman na mainit ng gabi. Pero pag-pray natin ng safety niya. Okay, at pag-pray natin na marami pang churches ang makipag-partner sa kanya. So, nandito si, ito yung time na sila ay umiikot sa mga churches. So, pag-pray natin na marami ang makipag-partner sa kanya. Okay, so, meron pa po bang prayer request si Tatay Ruben? Pag-pray natin, Pastor, ang kalusugan bawat isa at saka mga loved ones nga maabot ng gospel massive. Saka pag-pray natin ang suluin natin ng Sabado, marami masama sa pag-share ng gospel. Good health at saka mag-grow spiritual bawat manampalataya. Pray natin ang kalusugan nyo, mga pastor, pamilya mo, ingatan araw-araw. Pag-travel nyo. Ganun din nila brother Rodel sa pag-travel nila araw-araw. Ingatan sila. Bigyan sila ng karakasan. Faithfulness nila. Ganun din sa aking apo kay yun ang provision ng Panginoon. Ngayon hindi matuloy yung presyon. Maadala sa gamot. I-provide ang mga pangilangan nila. Kasi pag-pray natin, Pastor, ang ating multi-professional, patuloy nga masupply ang pangilangan. At saka mga trabador, ingatan sila. Sa sunod ng mga buwan, makalipat tayo kung malagyan na ng bubong yun. Malagdagan ba ang mga manampalataya dito sa Bethel Baptist Mission nito? Pag-pray natin ang mga missionaries na nag-petition, ingatan sila at may mga local church na maging partner sa mission. Sa ating panibagong commitment, ma-fulfill natin naman sa sunod ng taon. Yan lang ba, sir? Okay, so pag-pray natin sa April 28, gagawa tayo ng commitment. So, andyan yung commitment natin every month since April 30 last year. Nagsimula tayo magbigay ng May. So, by the grace of God, ay naabot natin ang goal. Okay? But this year, ang prayer natin ay mag-increase. Amen? Amen. Mag-increase ang pananampalataya ng mga Christians, ng mga members ng Bethel Baptist Mission. So pag-pray natin at paghandaan ang ating commitment sa April 30. Okay, meron pa po ba mga prayer request? Nanay Sally. Allergy. Yung pangangati ng aking katawan, Pastor. Sana hindi nang kasi dati hindi naman madalas yon, pero ngayon kapag hindi ako talaga makakatake ng gamot, grabe, hindi ako niya patuloy din talaga pa lahat ng katawan ko pati yung. Okay, so pag-pray natin si Nanay Sally, nag-a-allergy. So ano yung nagkokos ng allergy? Okay, baka dahil din sa init ng panahon. Okay, so punta ka muna sa toddler room. may aircon. Okay, hindi. Pag-pray natin si Nanay Sally. Pero nagtitake okay ng ano? Ng para sa ano? Okay. So, pag-pray natin si Nanay Sally dahil hindi siya nakakatulog gawa nung allergy. Okay? So, meron pa po ba? Mga ano, pag-pray natin si Michelle this Sunday. Di ba, Michelle? This Sunday, magtitake siya ng entrance exam sa PUP Santa Maria. Pray natin na siya ay makapag-prepare at maipasa, no? So, nagre-review naman. Nagre-review ka ba? Okay? So, naghahanda na siya. But pag-pray natin sa Sunday yung kanyang exam. Alam mo kung anong oras na ang exam? Oh, mahirap yan pag di mo alam. So, kailangan malaman mo na oras. Okay? Sige.
Meron pa po ba prayer request or thanksgiving, Brother Christian? Ano lang po, provision at saka hiling ng Panginoon na masakit yung ngipin ko talaga ngayon, tatlo actually. Kaya initiis ko lang, inisip ko kung paano i-provide ng Panginoon. Pero ilang naman po, hiling and provision lang naman sa akin. Okay, tatlong ngipin. Meron pa kasi akong baby teeth na naiwan, hindi pa natatanggal. Oh. Lumabas na yung adult teeth ko. Tapos mayroon akong yung sa may wisdom teeth, tooth banda. Nananakit. Hindi ko alam kung anong kailangan, kung ipa-x-ray ko ba o ano. Pero provision at saka hiling ng Panginoon. Sige. So, pag-pray natin, Brother Christian, na mapa-check up na yung kanyang mga ngipin, no? Yung baby, yung adult, saka wisdom. Buti nagka-wisdom ka na, ha? Okay. Okay. So, kaya pala tatlo, ano? Baby tooth, adult tooth, tsaka wisdom. Okay? So, may ano ka ba ngayon? Hindi naka-apekto naman yun sa pag nagpapakanta ka. Sa pagkain. Sa pagkain. Kaya pala. Okay. Sige po. May prayer request pa po ba tayo? Okay. So, kung wala na, mag-divide na po tayo. Mag-alat na lang tayo ng mga 20 minutes dun sa ating prayer groupings. Tapos po, balik po tayo dito para sa ating Bible study. Okay, so mag-divide na po tayo at pagpalain po at gabayan ng Panginoon ang bawat isa sa atin sa divided prayer groups. Mga lalaki po, sa labas tayo, then ladies dito sa loob.
Thank you.
magandang muli, magandang gabi muli sa inyong lahat. Okay, so tayo nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng kalayaan para tayo makapag-pray sama-sama. Ano? So tayo pong lahat ay magsisimula na sa ating service, tayo pong lahat ay magsitayo at naawit po tayo ng mga papuri sa Panginoon. Let's start this service as we sing Grace Greater Than Our Sin. All four verses, please. Sa gabing ito, in Jesus' name we pray. Amen.
So sit down as we sing another song for God. As we sing, they must know in the tune of To God Be the Glory. On the first verse, please. Second time visitor. Meron ba tayong first time? Baka meron tayong first time visitor na nandito. First time ng Wednesday, si Brian. Ikaw ba yung Brian? Si James. Okay, pwede tumayo. Si James. Okay, si James ay although nabaptized siya last January. So, first time na naka-attend sa prayer meeting. So, palakpakan natin si James, no? Na naka- atensya ng prayer meeting natin. And sana makapagtuloy-tuloy na makadalo pag Wednesday. So, kasama din natin ang second time na sa church, okay? But first time na sa prayer meeting, si, teka, asan yung kodigo ko? Si Ma'am Roslyn, okay? Si Ma'am Roslyn Eroles, okay? Bisita ni Sister Maribel. Pwede po tumayo si Ma'am Roslyn. Palakpakan natin si Ma'am Roslyn. Salamat po na nakabalik kayo sa Bethel Baptist Mission. Meron pa ba? Meron pa ba? Si Ma'am Gia. Ha? Gia, Ma'am Gia. Okay, palakpakan natin siya. So, first time. Nakaka-attend na siya for this
every Sunday, no? Nung past Sundays na ito nakaka-attend, but first time sa prayer meeting, so welcome po. At kami nagagalak na makasama kayo sa prayer meeting. Meron pa ba tayo mga first time or second time? Okay, wala na. So mamaya, i-recognize natin ang ating tagapagsalita, no? But kasama natin siya. So, kitang-kita nyo siya, no? Pagtayo niya. Okay? So, kasama natin ngayon si Missionary AJ Maravilla. Okay? At kami ay nagagalak na mabisita muli ng mga missionaries. Okay? So, meron pa ba tayong mga nakalimutang i-recognize mga visitors natin? My birthday kahapon, nag-celebrate ng 42nd birthday si Brother Japet. Ano si Brother Japet? Huwag kang magtago, Brother Japet. Hindi naman kami magpapalibre siya. Si Brother Japet? Brother Japet, dito ka sa loob. Dito ka. Dito ka. Sa tabi ni Missionary AJ Maravilla. Dito ka. Dito ka. Yan. Okay. Mali mo, tawagin ka rin ng Panginoon eh. Okay? So, dito na kayo sa loob. Marami pong bakanting kukuhan. Okay? So, birthday ni Brother Japet. Mamaya, aawitan natin siya ng happy birthday. Sino ba po may mga may birthday ng April? April 17, April 16, hanggang April 30. Birthday ni James sa 26. Ha? At 27, sorry. 27. Okay? Sino ba po may birthday ng April? Kaya sa mga bisita namin, may mga may birthday pa ng April. Okay, so, sige po, awitin natin habang tinutugtog yung ating welcome song. Umikot po tayo, makipagkamayan tayo. At mamaya kakantahin natin, pagkali sa upuan, kakantahin natin yung welcome song and kakanta tayo ng happy birthday. Sige po, tayo po natin tumayo at tayo po ay magkamayan.
announcement tayo. This Sunday, ang ating pong service ay 9 o'clock po. 9 a.m. pa rin po ang ating service. Bale, ano po, ito na yung third Sunday natin ng ating mission emphasis month. Sa Sunday po, ang ating tagapagsalita ay si Pastor Nathaniel Uy. Okay, so siya po ang ating speaker sa umaga. And then sa hapon po, alas 4, ang ating pong tagapagsalita ay si Missionary Arsenal going to, ano ba ulit yung bansa niya? Algeria. At sa Sunday, yung country na i-feature natin, yung Algeria. At makakatikim tayo ng yung kanilang pagkain, ano? Okay? So, yung ulam natin sa linggo, ano yon? Yun yung kanilang isa sa mga pagkain sa Algeria. Okay? So, sa Sunday niya na malalaman yan, ha? Okay? Okay? So, punta kayo sa Sunday, ha? Hindi para sa pagkain, ha? Baka mamaya, ay, punta nga ako dyan para matikman ko yung ano nila doon, yung pagkain, no? So, dito tayo para sa Panginoon at sa kanyang salita, no? But sa Sunday, yan ang ating kakainin, no? Sa ating pagtapos ng service natin, saka tayo magkakaroon ng fellowship, ng food, okay? So, sa hapon, makakasama natin si Missionary Arsenal and ang kanyang may bahay. And then sa Wednesday naman, next Wednesday, makakasama natin sa ating prayer meeting and Bible study si Missionary Bantige going to Madagascar. Okay? So, hindi siya pupunta doon para kausapin yung mga animals doon, ha? Okay? So, may mga tao din doon sa Madagascar kasi nod kayo nanonood sa ano eh. Ano ba yan? Sa Disney Plus, no? Disney Plus, Disney Minus, no? So, sige, makasama natin. And then sa 28, April 28, ang ating tagapagsalita sa umaga, si Pastor Ramon Navarro. Okay, sa umaga, yung Commitment Sunday natin. And sa hapon, Pastor Ramil Olalia. Sa 24 pala, nakalimutan ko, nag-skip ako. Maliban kay Missionary Bantige, makakasama din natin si Missionary Helper Rachel Ann Clavio. So, hindi ko lang sigurado kasi hindi pa siya nag-reply, but sabi niya nagpa-reschedule siya dapat 21, pero sa nagpa-reschedule siya ng 24 nung Wednesday na yan. So, malalaman ko pagka check ko yung sa Messenger account. Okay? So, yung ating pong Sunday school, break muna tayo this month, but next month po, May, ano na tayo, balik tayo sa ating divided Sunday school classes, and iniisip ko ngayon kung i-divide, mas hatiin pa natin sa mas smaller groups, kung ihiwalay natin yung single ladies, okay, included dyan yung high school, college, at mga singles, ano, sa mga married. Yun nga lang, yung teacher. So, sino gusto magturo sa mga ladies? Okay? Kung gusto nyo mag-volunteer, kausapin nyo lang ako, kaya si Sister Rachel. Okay? So, yung mga lalaki, ganun. Kasi, masikip. Mga lalaki, masikip din kayo dun sa labas, you know? Okay? So, yung mga lalaki, pwede dun sa building, ano, sa may construction site. Sa building. Meron naman doon ano eh, may trapal doon, no? At least nagamit na yung trapal natin. Nan, ginagamit na lang. So pagpray niyo pala dahil nga simula bukas kung makakabili ng mga chain block. Kasi mabigat yung mga bakal, mabigat yung mga trusses. So kailangan talagang gumamit ng chain blocks. So hindi kaya nung ano lang eh, nung lubid, baka maputol. Eh alam niyo naman kailangan matibay, ano? So, meron ba kayo diyang mga ano, mga kadena? Okay? Hindi kaya ng kadena 'yon. So, kailangan talaga 'yung malalaki, makakapal, mga chain blocks para maiangat 'yung mga trusses. Ano 'yun eh? Apat na trusses, mga ano 'yan? Siguro mga 10 meters ang haba, ano? Okay, mahaba. So, simula bukas, iaakyat na nila dun sa taas, i-welding, saka ilalagay yung mga ano, mga C-parlins, saka yung mga rods na ano.
Okay? So pag-pray natin yung ongoing construction, ano nga ngayon eh, Mission Emphasis Month, pero kasabay yung building project, ano? Pero tuloy lang tayo, amen? Amen. So at magtiwala sa Panginoon sa provision niya para matapos. Okay? So na-challenge. Na-challenge ba kayo? Okay, ako na-challenge ako. Sabi ni Pastor Ben, next year, sana dyan na siya makapag-preach, ano? Okay? So, pag-pray natin na matapos ito. Para, ano, para bago man lang mag-rapture, di ba? Nakapag-meet tayo doon. Okay? Kasi ba doon tayo mag-meet? Okay? No? So, ano yan? Pagka natapos yung roof, nalagyan na ng mga yero. So, ano na, yung flooring naman ang ipa-project natin. Okay? So, sana yung mga kalalakihan natin makatulong, ano? No? No? Kahit walang bayad, amen? Basta merong merienda, di ba? Okay? Basta may siomay at siopaw, ba? Siopaw, siomay, suman, di ba? Tapos may cobra dyan. No? Si Sister Maribel nagbebenta ng cobra, no? So, libreng cobra. Sige, patuklaw tayo sa... Yan. Okay, so yung ating pong soul winning sa Saturday, meron po tayong soul winning 9 a.m. Okay, sa mga members, in-encourage ko kayo na sumama ng 9 a.m. Pero sa hapon, may lumalabas din. May mga lumalabas din sa hapon. Although yung mga young people, hindi na sila makakasama dahil may practice tayo ng 3 p.m. para sa mga musicians. At choir practice naman 5 p.m. But during that time, mga ano oras kayo lumalabas? Ano, Tatay Ruben, pag Saturday ng hapon? Ano oras kayo lumalabas ng Saturday afternoon? 2:30. Between 2:30 and 3. Okay, so merong mga nagso-soul winning ng hapon. Okay, so 9 ng umaga, may mga lumalabas para mag-soul winning, pero meron din sa hapon. At mas marami ng tao sa labas nung time na yan dahil nga hindi na ganun ka init. So, hahabol na lang iba sa choir practice. Okay? So, ano po, hindi lang tayo magbibigay dapat, hindi lang tayo magpe-pray, but we also need to go. Amen? Okay? Dapat tayo nagsishare din ng gospel. And hindi lang tuwing Saturday yan, Monday, no? Monday to Sunday, pwede ka makapag-witness. Amen? Okay? Kaya gawin lang natin. Sabi ng Panginoon, siya ang magbi-build ng kanyang church. Gawin lang natin yung part natin para ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Invite tayo sa church ng mga visitors and tayo ay maging matapat sa Panginoon. So, maghanda na po tayo sa ating pagbibigay para po sa ating Faith Promise Mission Offering as of April, ano ba last Sunday? April 14, ano po? So, ang pumasok na po sa ating faith promise ay 47,239. Okay? So, kalahati na po. Amen? Kalahati na. So, pag-pray natin na lagpas kalahati na ma-reach natin itong ating goal this month. This will be the final month. Ito yung panglabing dalawang buwan since nag-commit tayo. And pag-pray natin na yung goal natin monthly na yan ay mag-increase. Kaya pa ba? Kaya pa ng Panginoon. Amen? Okay? So, huwag ka kasing tumingin sa bulsa mo. Wala talagang laman yan. Tingnan nyo, wala naman yung bulsa ko. Diba? Basta nasa kabila eh. Oo nga, nandito sa kabila. Okay? Pero huwag tayo tumingin dyan. Tingnan natin ang Panginoon dahil siya ang magsusupply. Amen? Okay? Gagawa tayo ng commitment by faith. Kasi hindi naman natin alam kung may trabaho pa next month, di ba? Hindi mo alam kung buhay ka pa next month, di ba? O kaya by faith yan, amen? Okay, so magtiwala lang tayo sa Panginoon at tuparin natin. At kapag ka nag-pray ka, Lord, kailangan ko ng may bibigay. Halimbawa, monthly ang commitment mo. Lord, matatapos na itong buwan na to, wala pa yung commitment ko. Panginoon, bigyan mo ko para maibigay ko sa commitment. Pag binigay ng Panginoon, huwag ipang load. Huwag ipang milk tea. Huwag ipang Migoy's burger. O kaya huwag mong ipang kain sa The Crunch. Ha? Ibigay mo sa misyon. Amen? Okay? Kasi hiningi mo sa Panginoon para sa pambigay mo sa misyon, ibigay natin. Amen? And ang Panginoon, hindi naman siya
nagkukulang sa atin. Okay? So, but my God shall supply all your need. Need, ha? According to His riches in Christ Jesus. Okay? Mayaman ba ang Panginoon? Kaya magtiwala lang tayo sa kanya. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay aawit ng ating offering song. But before we sing, i-quote natin itong 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 2 Corinthians, paki-flash sa screen yung ating verse. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Tayo po ay maghahanda na. I-ready nyo na. Tayo lahat para mas madaling makabunot sa inyong bulsa, no? Sa wallet o kaya sa inyong bag. So, basahin natin or recote natin 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Nandiyan na ba sa screen? Okay, ready, go. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ngiti nga kayo. Yung kinakote nyo, nakagano kayo, God love it, at it will give. Ngiti, na giving time na po. So tayo po umawit, at tayo po mananalangin pagkatapos po natin kumanta. Let's offer our voices unto the Lord as we sing, thank you, Lord. Only the, isang ikot lang. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Let's pray for the offering. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami, Panginoon, ay dinalam rito, Panginoon, sa bahay-sambahan upang kami, Panginoon, ay mapag-worship sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, I pray, Panginoon, pangunahan niyo po kami, bigyan po kami ng wisdom, knowledge, understanding to your word, Panginoon Diyos. Lord, I pray, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, aming offering ngayon, ipagpalain niyo po ang mga kamay na magbibigay. Pagpalain niyo po, Panginoon, aming mga trabaho, mga business, Panginoon, ng aming kapatiran. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay hindi ihinto, Panginoon, sa pagbibigay, kundi patuloy, Panginoon, pagbigay kami, Panginoon, hanggat ikaw po makarating, Panginoon Diyos. Lord, I pray, Panginoon, tulungan po siya sa amin. Pagpalain niyo po ang service na ito. In Jesus we pray. Amen. Amen. Tayo po magsiyo po, tayo po magbigay. Tawagin na natin ang ating mga young people para doon sa kanilang special number. Thank you.
Sa mga young people natin, no? So, pag-pray natin mga young people natin na sila ay magsuko ng buhay. May tawagin sa kanila. Yung mga lalaki sa Linggo. Okay? Kakanta kayo mga lalaki, ha? Sa Sunday. So, ito, yung mga ladies, tatapos na. So, mga lalaki naman, ha? Okay? So, kung nakakakanta kayo pag nakainom kayo, ngayong naligtas ka na, hindi ka na umiinom. Sana wala lang umiinom dito, no? Diba? So, para lumakas yung loob ko niyan. So, sa Sunday, mga lalaki naman ang aawit. Okay, so, but tonight, we are privileged na mabisita tayo ulit ng missionary. Amen? So, tayo ay, tayo ay binigyan ng pagkakataon.
The same year that I received the country ng aking pinagpe-pray po, ito yung nga po yung Zimbabwe. Sabi po ni Pastor Byers sa isang State of the Mission address na lagi niyang sinasabi sa Bethany, sabi niya doon, Zimbabwe was once the breadbasket of the world, but now they are in need of the bread of life. Nung sinabi niya po yun, talaga pong nangusap po yun sa akin personally, and I surrendered right in there. At ako po ay nag-pray, and I told my pastor. And then 2019, Pastor Nable, after ng isang doctrine class namin, kasi nga po, my parents had to pull me out sa university kasi talagang hindi po naging maganda yung buhay ko doon. Ano po? Napasali pa ako sa maling grupo na hindi ko dapat sinalihan. Ano po? Brotherhood. Kung sa other terms nila, no, I don't want to say the word, pero yun po, 2019, after ng doctrine class namin, sabi ni Pastor Nable sa akin, Brad, the people of Zimbabwe are praying for you and they're waiting for you. So na-remind po ako ng Acts 16 verse 9, yung calling po ng Macedonian call kay Pablo, kung saan may nagsasalita doon sa vision, come and help us. But then, no, nakagraduate po ng 2022, pero 2022, pagdating nung December, nagkaroon po ng problem sa family, and I decided, sabi ko kay Pastor Byers, Pastor, I'm quitting. Full-time po ako noon, and sabi ko, Pastor, I'm quitting. I don't want to be in the ministry. Zimbabwe is still in my heart. I'm still praying for that country, but I don't know right now. I want to quit. Ako po ay hindi pinigilan ng aking pastor. Sabi niya, sige, Brother AJ, if that's what you want, okay, I'll pray for you. 4 days po after ko po mag-quit, imagine, 4 na araw pa lang, sumagot agad ang Panginoon. No, sabi ko sa Panginoon, Lord, are you really calling me? Hindi ba ito parang emotional lang na nag-forward-forward lang, iyak-iyak lang sa harap? Ano po? But 4 days after ko po mag-quit, ako po ay na-involve sa isang motorcycle accident. No, ako po ay pumailalim sa isang pickup truck. Parang naging stopper ako dun sa gulong. Katabi ko na yung gulong. Pagmulat ko, katabi ko yung gulong ng pickup truck. And sa lahat ng damage na meron sa akin, yung motor ko walang damage, yung helmet, yung damit, wala. Ang isang damage lang ng Panginoon sa akin, ito. Yung sa kamay ko. No, ito lang po yung damage. So the next morning, I went to my pastor, sabi ko, Pastor, I'm back again. I'm sorry, I'm here. I want to go. And my pastor told me, you know what, Brother AJ, when I heard you got into an accident, I knew right away you'll be coming back to my office telling me you want to go. And I told my pastor, Pastor, salamat sa prayer mo, ha. Because of your prayers, ako po ay inaksidente. May joke lang naman po yun. Ano po, really, you cannot run away from the Lord. When He calls you, you surrender. Ano po? So, to know more about Zimbabwe, it's the second poorest country. Ako po pala yung first Filipino natin sa ABC going to that country. I hope to partner with other churches there. And I believe there's one BIMI missionary, American missionary, dun sa Zimbabwe. And I hope to partner with him. But for now, I'll be the first missionary natin po going to the country of Zimbabwe. So, to know more about the country, we'll watch the video, and after that, we proceed with the message.
I hope you were informed by the situation in Zimbabwe. Just recently, I learned na marami po pala from Zimbabwe nagmamigrate outside of Zimbabwe because of the poor conditions po ng buhay po doon. They're trying to run away from the poverty, from the hardness of life. Pupunta sila sa Botswana, sa Katabi, sa Zambia, sa Mozambique, sa South Africa. Doon po sila nagmamigrate. And really, it struck to my burden na paano yung mga natira doon? Paano yung mga taong naiwan doon? No, in Zimbabwe, they sometimes eat yung lupa. Pag wala silang makain, lupa, lagyan mo ng mainit na tubig, meron ka ng pagkain. Ano po? So that's how hard, no? So that's why I really am praying that more churches will partner kasi po ang first way talaga po sa kanila is through their stomachs. Through their stomachs. And pag naturuan, of course, eventually pag nagmature, they will really learn how to really depend on the Lord, but the first really way is through their stomachs. Kaya po yung mga Pentecostals, Charismatics, Evangelicals na pumupunta doon na talagang napakayayaman, we cannot deny them na talagang marami silang pera, sa kanila yung puntahan for the sake of physical satisfaction. Pero ang daladala naman po talaga natin doon, yung talaga kanilang spiritual satisfaction. Ano po? The bread of life and the living water. So tayo po ngayon, this afternoon, hindi po ako magtatagal. No? I hope you can bear with me. No, kasi nga po every time I preach, sinasabi ko po sa mga churches, every time I preach, the message gets shorter the more amens I hear. Ano po? Kasi po ibig sabihin naintindihan nyo. Kapag hindi po kayo nag-aim, ibig sabihin hindi nyo naintindihan. So I have to repeat what I'm saying. Ano po? So tayo po ay tumayo lahat. Let's open our Bibles in 1 Kings chapter number 17. Magsimula po tayo sa verse number 8. Matapos tayo sa verse number 16. I'll read verse 8. You read verse 9. We'll read responsibly, and then in verse number 16, sabay-sabay po tayo. 1 Kings chapter number 17, verse number 8 to 16. And if you're there, please say amen. Okay po, verse number 8, I'll read verse number 8, and you read verse 9, verse number 8. And the word of the Lord came unto him, saying, verse number 10, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Verse number 16, altogether, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Tayo po yung manalangin. Our most gracious, loving Heavenly Father, we thank you, O Lord, this evening na kami po iligtas na nakarating dito at nagtipon-tipon muli para papurihan ng iyong pangalan at makinig ng pangangaral ng iyong salita. Lord, I know that I am undeserving to stand here behind this pulpit, but it's only by your grace na ako po'y nakakatayo to be a preacher of your word. Help me, Lord. Use me by the power of the Holy Spirit. And Lord, please also open the hearts and the ears and the minds of the listeners this afternoon na may ma-challenge po at talagang may matutunan po kami this afternoon na daladala namin sa aming pag-uwi. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang at pagkakamali namin. Maraming salamat po sa biyaya at habag na araw-araw niyo po binibigay sa amin. Ito pang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We may now be seated. I know you have heard of this chapter and verse many, many times already. Ano po? 1 Kings chapter number 17, kung paano pinakain ng widow woman si Elijah at lagi siyang nasustain araw-araw. But tonight, let's look at the life of this widow woman. Let's not look at how Elijah was provided what he needed. No, let's look at the life of this widow woman. Tonight, I want to speak about
being faithful to God's commandment. Being faithful to God's commandment. Makita po natin dito, yung widow woman in verse number 9, she was commanded by the Lord even before Elijah went in. No, bago pa man dumating si Elijah, sabi niya doon sa verse 9, sabi ng Panginoon kay widow woman, kay Elijah, I have commanded a widow woman there to sustain thee. There was a command that was given to the widow woman. And this night, this afternoon, tayo rin pong sa simbahan ng Panginoon, we are also left with a command. No? And that command is not a mere suggestion. And that command is given by our Savior, the Lord Jesus Christ. And what's that command? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. No, yun din po yung command na binigay sa atin ng Panginoon, that yung iniwan ng Panginoon sa atin. And looking at the life of this widow woman, we will be looking at 6 biblical principles at how this widow woman stayed faithful. Paano po siya nanatiling faithful dun sa command na binigay sa kanya ng Panginoon? Or ibang facets of life na makita natin dito kay widow woman in being faithful to a commandment. Ano po? In being faithful to a commandment. Now, this commandment that we have, no, not the widow woman's, na we have, no, katulad nga po ng isang preacher na napakinggan namin, I believe Pastor Joshua was there, this command brings joy, no? It brings joy to the sinner na malaman niya na meron palang daan patungong langit, na may tagapagligtas palang gusto magligtas sa kanya. This commandment also brings joy to the soul winner. Na yung nag-abot dun sa kaluluwa na yon at nakapag-win sa kanya sa Panginoon, it brings happiness to that person. Na makita niyang lumalakad sa Panginoon yung taong sinira niya. Ano po? And even not only to the soul winner, but also to the supporter, and most definitely, it also brings joy to the Savior. Ano po? So that's the different joys that this command is being that this command has given. Now, let's look at how this widow woman stayed faithful. 6 biblical principles this afternoon that I want to share. Una po sa lahat, in being faithful to God's commandment, in being faithful to missions, in being faithful to the commandment, ano po makita natin una po sa lahat, it doesn't matter who the person is. Hindi po mahalaga mga kapatid kung sino ka, ang mahalaga po kung sino ang Panginoon. Kung babasahin po natin yung story, if we look closely at the story, this widow woman was practically a nobody, pero siya po yung ginamit ng Panginoon. This widow woman has no quality or ability na nag-stand out, no? God could have used a merchant para pakainin si Elijah at lagi siyang araw-araw may piyesta si Elijah, ano? God could have used a rich businessman, but God used a nobody. Because in being faithful to God's commandment, hindi po mahalaga kung sino tayo. Hindi po mahalaga kung ano yung naabot natin. Hindi po mahalaga kung napakadami na nating doctorate sa Bible. Ang tanong po, anong basihan po sa buhay mananampalataya, faithful ba tayo? Let's remember 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Anong sabi po doon? Moreover, it's required for stewards that a man be found faithful. Now, in being faithful to God's commandment, it doesn't matter who we are. It doesn't matter what background we come from. What matters is who God is. Kasi po mga kapatid, God can use anybody. God can use you. God can use me. Tignan niyo po yung background ni Apostle Pablo. Ano po? Si Apostle Pablo po, he was a persecutor of the church. A persecutor. But nonetheless, he was used by God. He was changed. Yung buhay niya po nabago, no? From someone who was willing to take another man's life, consenting to the death of Stephen, to someone who was willing to give his life. None of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. That was the change in the life of the Apostle Paul. He was a persecutor, but his background didn't matter. Because God can use anybody. Ang tanong, are we willing? Ang tanong, are we available? No, kasi we can be available, but we may not be willing. We may be willing, but we are not available. Are we willing and are we available just like this widow woman? Ano po? Now, this widow woman, before her faith was built, meron po mga bagay na napansin po dito. Una po sa lahat, her faith was built upon first listening. Nakinig po siya. She listened first. Sabi ng verse 9, kinuman siya ng Panginoon, nakinig siya dun sa commandment. Nung sinabi ni Elijah, pakainin mo muna ako, nakinig siya dun sa commandment. Why? Because faith starts and faith begins. Ano po sabi ng Bible? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Nagsisimula po tayo sa listening. Now ang tanong, are we really listening? Every Sunday, every preaching, every devotion that we have, personal devotion, are we listening to the Lord? Are we listening to our pastor? Now sometimes sa mga kabataan po namin, ang problema ho, nagpipreach na si pastor, ito po kabataan namin ha, nagpipreach na si pastor, tulog.
Nagpipreach na si pastor, nagse-cellphone. Ano? Ang pinakamalala pa, nagpipreach na si pastor. Kunyari nakikinig pero meron pala nakadikit na earphone, earbuds dito. Ano po? Now, we have to listen. Because that's where our faith starts. Not only did she listen, but she also believed. Pwede kang nakikinig ka, hindi ka naman naniniwala sa sinasabi ng taong nagsasalita dito. And by the way, it doesn't matter kung sino yung nakatayo dito. Ang mahalaga po yung salitang pinapangaral ng nakatayo dito. Ano po? Not only did the widow woman listen, she also believed. Naniwala din po siya sa sinabi ni Elijah. Although, yes, she did have some concerns at the first na ito lang yung meron ako eh. Pero hindi niya sinabing wala. Ano po? She believed the promise of Elijah na sabi niya, "For thus saith the Lord God, the barrel of meal shall not waste." At makita po natin, after ng verse 14, ano po yung lumabas? Verse 15, "And she went and did," ginawa niya. Ano po? She listened, she believed. Pangatlo, she did not hesitate. She did not hesitate. Nung naniwala po siya, hindi na siya nagtanong pa, she did not hesitate anymore. You know why? Because God is not interested to someone with a double mind. No? If you are to follow God, follow Him with no hesitation. God is not interested with someone who is a double-hearted servant, a double-minded servant. And alam niyo mga kapatid, to have that no hesitation, all it takes is one single step of faith. And afterwards, patuloy na po yan, mag-i-increase na po yan. Lord, increase my faith. But ang tanong, have we started having that step of faith first? Ano po? Not only did she listen, not only did she believe, not only did she not hesitate, pang-apat, she actually followed through. Ano po? She obeyed. Naging obedient po siya. Yun yung pinakamahalaga eh. Pwedeng nakikinig ka, pwedeng naniwala ka, pwedeng hindi ka mag-hesitate. Lord, I will not hesitate. Pero hindi ka naman sumunod at the end. Wala rin. Ano po? We must listen, we must believe, we must not hesitate, and we must also obey. And in being faithful to God's commandment, tandaan po natin mga kapatid, ano po ulit yung una? It doesn't matter who the person is. Yung ginamit po ng Panginoon sa istorya na ito, as we are looking at the life of the widow woman, is a widow woman. In Jewish customs or Jewish culture, the woman is valued a little less than the men, no? Because the men are the authority, the responsible party, and the women are more on the nurturing side. Ano po? And how much more ang isang widow woman? But nonetheless, siya po yung ginamit ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po yung may kapangyarihan eh. Tayo po yung sumusunod lamang. Ano? God will take care of the impossibility. Let us just do our part. Ano po? It doesn't matter who the person is. Pangalawa po, makita natin, dahil po kayo ay nag-amen, point 2 na agad tayo. Ano po? Mamaya, point 6 na agad. Makita nyo, 8:30 pa lang, point 6 na, or 8:20 pa lang. Ano po? Point number 2. Ano po makita natin? Verse number 12. Ang sabi ng widow woman kay Elijah, "I have not a cake." Elijah, wala akong cake. Pero ito, meron ako. Anong sabi niya? "But a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse." Yun lang yung meron ako, Elijah. Ano po makita natin in being faithful to God's commandment? Una po sa lahat, doesn't matter who the person is. Pangalawa, it doesn't matter how many the portion is. Kung ano yung meron tayo sa kamay natin, magagamit at magagamit ng Panginoon. Anong sabi ng widow woman kay Elijah? "Elijah, I have not a cake." Wala akong cake, Elijah. Wala akong red ribbon, no? Wala akong chocolate fudge na masarap. Wala. "I only have a handful of meal and a little oil in a cruse. That's all that I have." It may not be much in the world's standards. It may not be much sa mata ng tao, but that is the only thing that the widow woman had. But nonetheless, ano po, she gave it to the Lord. Why? Because in giving, mga kapatid, it doesn't matter how much the amount is. The question is, are we willing to give God what we have? Ano pong tanong ng Panginoon kay Moses? "Moses, what is in thine hand?" Ano yung nasa kamay mo, Moses? "Ito lang, Panginoon." "Sige, gagamitin ko yan." Ano po? And as we look as well, there's this story of a Kenyan woman. Kenyan woman. Ano po? Ito po yung napakinggan ko sa isang preaching. Ang sabi doon, during a service sa Kenya, talagang nagkaroon sila ng Thanksgiving service. Talagang mga tao nagbigay ng mga bagay na meron sila. May nagtali ng kambing dun sa may baba ng pulpit. May nagbigay ng manok, may nagbigay ng yung baboy, yung biik, hindi balba, biik, yung maliit,
tinali niya doon, may mga prutas, may mga pera yung binigay. Sabi ng pastor, just give what you have. And then one moment after nila magbigay lahat, may isang lumapit na babae sa harap. Sabi niya, Pastor, I don't have much. I actually have nothing. But here I am. I have my life. Let it be used by the Lord. Ano po? Even if our life may be insignificant, ano po, tayo ay maliliit na langgam lamang sa harap ng Panginoon, God can use that life. Ano po? Why? Because in being faithful to God's commandment, it doesn't matter how many the portion is. Tandaan po natin, anything invested for the Lord is an investment that will never be wasted. Sa mga kabataan po natin, yung oras na ginugugol natin sa ministry, the time that we have invested for ministry, for studying the Word of God, will always be a time that is never wasted. Kapag tayo po ay nagbigay sa Panginoon, mga kapatid, hindi po tayo yung nalulugi. Ano po? Hindi po tayo ang nalulugi. Why? Because in giving to God, it doesn't matter how many the portion is, just like the little lad. Ano po? The little lad. If you remember the little lad in the story, ano po yung nangyari? Nakapagpakain po ng Panginoon ng 5,000 men. And not only men, but there are also children and women. At makita nyo sa istorya na yun, may unang nag-offer. Anong sabi ni Philip? I have 200 penny worth. 200 penny worth. Alam nyo po yung 200 penny worth kapag tinranslate po natin yan? Yung 200 penny worth po dun sa story, kapag tinranslate natin, para yung 200 days na sweldo. Kasi dun sa isang vineyard story, yung 1 penny worth, yun yung pasweldo ng master eh. So yung daladalang pera pala ni Philip, ang laki. 200 days na sweldo, 200 penny worth. Pero wala siyang pananampalataya eh. Ayaw niya ipagamit sa Panginoon. Pero Panginoon, gano'ng karami ito dun sa mga 5,000 na papakainin mo? But then, there comes Andrew. May daladalang bata. At yung bata, anong sabi? Anong daladala ng bata? There's this little lad. Sipin nyo, little lad pa yun. Hindi lang lad, little lad. Siguro hindi siya bata, maedad na siya, pero pandak siguro, little lad. Ano po? There's this little lad. Daladala yung lunch niya. Ano pong daladala niya? 5 loaves of bread and 2 small fishes. Binigay niya yun, pinagamit niya sa Panginoon. And God used that mightily for His glory. God uses the little things of the world. God uses the foolish things of the world. Kung tayo po siguro mag-iisip, kung tayo siguro yung nasa posisyon ni Elijah, ang sabi sa atin ng Panginoon, Elijah, pumunta ka dito, ang magpapakain sa iyo, widow woman. Eh nung time na yon famine. Kapag widow woman ka, wala kang source of income. Siguro sa utak ni Elijah, Panginoon, paano? But God made it happen. Why? Because this widow woman was willing to give what she had. Ano po? Kasi nga po, this widow woman was walking by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. And I personally, this is just my opinion, ano po? Fear is not the opposite of faith. But the opposite of faith is what? Sight. Kasi po ang sight, the moment we start looking around at our problems, tsaka palang papasok yung fear. Kaya nga sinabihan tayo ni Apostle Pablo, do not walk by sight, walk by faith. Kasi po kapag nag-focus ka dun sa mga bagay na nakikita mo, eh talagang madi-discourage ka. Anong sabi ng Hebrews 12:2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. If we are to look at somebody, let's look at our Savior. Walk by faith and not by sight. The opposite of faith is not fear, but the opposite of faith is sight. The more we see, the more we look. Nako, sa panahon natin ngayon, ano po yung laging tinitignan ng mga tao ngayon? Si Judith. Kilala niyo po si Judith? By the end of the month, dadating na si Judith. Andiyan na yung mga babayaran nating Judith. I hope na gets niyo yung joke, no? Hindi po ako magaling mag-joke, hindi ako magaling mag-deliver. Pero Judith, ayan po. In-explain ko pa, no? Pambihira. Number 3. Again, in being faithful to missions, it doesn't matter who the person is. It doesn't matter how many the portion is. And as we look back to our text, anong sabi ni Elijah, verse number 14? For thus saith the Lord God of Israel, the battle of Milch shall not waste. There was the promise. So what do we see? In being faithful to God's commandment, not only does it not matter who the person is, not only does it not matter how many the portion is, but also there are promises.
may mga pangako po ang Panginoon. No? God has provided us many different promises in the Bible, and we know that these promises are sure and true. Kasi nasa salita po yan ng Panginoon. Ang Panginoon po hindi sinungaling. Ano po? God is not a liar. That is why when He promises something in the Bible, He makes sure to follow through with that promise. But the question is, did we fulfill the condition? Kasi lahat po ng promise, may premise yan. Katulad, pati nga ho yung promise of salvation, may premise. Ano yung premise ng promise of salvation? Will you repent and believe? And in even in other promises of the Bible, there are premises. No, may mga conditions po yan. Will you stay faithful? Then I will provide your needs. Will you still faithful? Then I will bless you. There are premises. Hindi po tayo pwedeng kuha ng promise. Hindi naman natin sinusunod yung Panginoon. No? Because in every promise, tandaan natin, there is a premise. And you know, I just want to share this to you. At ako po, hindi po ako katulad ni Pastor Nable, meron pa akong kodigo dito. Let me remind you of the greatest promise that is found in the Bible. It is found in John 3:16. Ano pong sabi doon? For God, the greatest lover, so loved to the greatest degree, the world, the greatest company, that whosoever, that he gave the greatest act, his only begotten son, the greatest gift, that whosoever, the greatest opportunity, believeth in him, the greatest simplicity, should not perish the greatest promise, but the greatest difference, have the greatest certainty, eternal life, the greatest possession that we could have. That is the Bible in a miniature, mga kapatid. That's the greatest promise that we have from the Lord. At dahil kayo amen ng amen, doon na tayo sa point number 4. Ano po? Point number 4. Alam ko po, mga gutom na kayo dito eh, ano? Point number four. Ano po makita natin? When Elijah promised, and when Elijah told the lady, and the lady really did what was needed to be done, verse number 15, and she went and did according to the saying of Elijah. Ano po nangyari? And she and he and her house did eat many days. Ano po makita natin? In being faithful to God's commandment, not only are there promises, but there will also be provisions. May mga provisions din po ang Panginoon sa atin. God will provide our needs. Katulad nga po ng sinabi ni Pastor kanina, he just wanted to reiterate our needs, hindi po our desires. Hindi naman po sinabi ng Philippians 4:19, but my God shall supply all your desires. Hindi po. Ano pong sabi doon? But my God shall supply all your needs. Be faithful. Stay faithful. Why? Because blessed are they that believe the word of God. Alam niyo po, sa mga provisions na binigay ng Panginoon, binigay na po niya yung una at pinakamahalaga sa lahat. The greatest provision. Ano po yun? Kung ang pinakamalaking pangangailangan po ng tao ay pera, mga kapatid, if money is the greatest need of man, nagpadala sana ang Panginoon ng napakagaling na financial advisor na hindi ka nalulugi kahit anong i-invest mo. Pero hindi po pera yung pinakamahalagang pangangailangan ng tao eh. If the greatest need of man is health, nagpadala sana ang Panginoon ng doktor na kaya magpagaling ng lahat ng sakit ng tao dito sa lupa. Ano? Kahit anong cancer man yan, kahit cancer sa kuko, kung meron man ganun, mapapagaling niya. But again, health is not the greatest need of man. Kung ang pinakamalaking pangangailangan ng tao ay bahay, nagpadala sana ang Panginoon ng real estate agent na kaya kang makuha na ng bahay na wala kang babayaran. But housing is not the greatest need of man. What's the greatest need of man? Salvation. That is why God provided a Savior. God provided the Lamb of God which taketh away the sins of the world. At mas talagang mas matamis mapakinggan ang pangalan ng Panginoong Jehovah Jireh. Because God has provided the Lamb of God. At yung Lamb of God po na yan, mga kapatid, nung siya po ay pinapahirapan on the way to the cross, nung siya po ay ini-scourge, binibit ng mga tao, ano po, nung siya po ay pinag-ahampas ng mga latigo, anong sabi ng Isaiah 53:7? And yet, He
opened not his mouth. There was no sense of complaining sa kanya. There was no sense of regret sa kanya. No complaining. Ano po? That's our Savior. And we ought to emulate that as well. Ano po? Sabi po sa isang 1996 Stanford study, ito po, napag-aralan ko one day, ano po? If you do this 30 minutes a day, complaining, if you complain more than 30 minutes a day, mapapaliit daw yung utak mo. It can shrink your brain. Lalo na mag-dwell ka sa negativity, it can shrink the brain. Alam ko po, meron tayong medical professional dito. Hindi ko po sure kung tama yon, pero in a 1996 Stanford study, ang sabi po, if you complain more than 30 minutes a day, liliit yung utak natin. Ano po? Let's remember our Savior. Let's remember our God who has provided the greatest provision, our salvation. Ano po? Pangalawa, ano pong pinrovide ng Panginoon? God has also provided us peace. Philippians chapter 4, verse 7. And the peace which passes understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Ano po? Yung peace. Dalawang bagay po yan. The peace with God. Romans 5:1. Nung tayo po ay na-justify, nung tayo po ay naligtas, we have the peace with God. Because before, we were enmities with God. Nagkaroon tayo ng peace with God. At habang tayo lumalakad sa Espiritu, as we are walking our Christian life with the Lord Jesus Christ, looking unto Him, Philippians 4:7, there will be the peace of God. Ano po? Na kahit anong problema, na kahit anong pasanin na daladala natin, mapayapa tayo. Why? Because we will have that peace of God. God provides it freely as well. Pangatlong provision na makita natin, God also provides us His presence. As we follow the Great Commission, God provides us His presence. Ano sabi ng verse number 20? And I will be with you even to the end of the world. Amen. Let us do the commandment that God has given us. Ano po? And He will have this greatest, He will have His presence with us. Nawa po yung maging mindset natin, mga kapatid, ano? Nawa yung maging mindset natin, Lord, I want to be in the place where You are at work. At saan po yung lugar kung saan ang Panginoon ay at work? Missions. Lord, I want to be where You are at work. Then involve ourselves in missions. Be it missions locally or missions globally. Ano po? Let us be where God is at work and we will have His most precious presence. Now, papunta na po tayo sa ating fifth point. At makita po natin dito sa binasa natin, Brother AJ, mula hanggang 8 to 16, asan yung, natapos na natin yung ano, pinabasa mo, asan yung fifth point dyan? Punta po tayo sa verse 17. Ano po? Ano pong sabi doon? And it came to pass after these things, mga ilang araw, ilang buwan, ilang seasons yung dumaan, ang sabi dito, verse number 17, that the son of the woman, the mistress of the house, what happened to him? Fell sick. And his sickness was so sore that there was no breath left in him. Namatay po yung anak ng widow woman. And most often than not, ito po yung parang napuputol na part, lalo na kapag missions conferences, naiiwanan yung verse 17 hanggang doon lang sa 16 about providing the needs of the missionaries. But tonight, I also want to share that in being faithful to God's commandment, that in being faithful to missions, not only are there promises, not only are there provisions, but there will also be pain. Pain. Bighati or sakit, trials or afflictions. Siguro dito sa utak ng widow woman na ito, Panginoon, I provided the need of the missionary. But still, my son died. Ano po? And sometimes, sometimes God will put us in situations where we do not understand why things are happening the way they are happening. But you know what? There are different purposes why God allows pain to happen in the life of a believer. And this is what the preacher said. This is what a preacher that I have heard said. Ano po? There are five purposes of pain. But before we go to the five purposes, tandaan po natin, being a believer will not make our suffering go away. Being a Christian will not make our pains go away. Nandito pa rin tayo sa isang mundong imperfect. Tulad nga po ng isang binabible study kong matanda, si tatay, sabi niya, Brother AJ, ba't nung naging Kristiyano ako, mas naging mahirap yung buhay ko? Ano, sabi ko sa kanya, Tay, alam nyo kasi ngayon may kaaway ka na eh. No? Or minsan naman, hindi naman kaaway yung naging dahilan, minsan naging pasaway tayo. May papalo ang Panginoon. And minsan naman, ang Panginoon, inalaw niyang mangyari sa atin yan, eto na yung five purposes. Una, to test our faith. God wants to test our faith.
Will we continue to be faithful? Will we stay being faithful sa Panginoon even if pain happens in our life? Ano po? He wants to test our faith. God knows the degree of our faith and He wants to try our faith. Kung sa examinations nga po, mga kapatid, may exam eh. Kung sa pag-aaral, may examinations, how much more sa lakad natin bilang mananampalataya? May testings din, may trials din na darating mula sa ating Panginoon. Ano? Yung mga kabataan natin dito, hirap, nagre-review. Tapos tayong mga mananampalataya, minsan, Lord, ba't mo naman inalaw mangyari ito? Eh, ito na nga yung testing natin eh. Ito na nga yung trial natin eh. You know why? Ang sabi ng famous quotation, a faith that cannot be trusted is a faith that cannot be trusted. Kung ayaw mong tinetest ng Panginoon yung pananampalataya mo, dumating na yung pinakamahirap na dumating sa buhay mo, yung faith natin magka-crumble. Kasi ayaw natin ipatest sa Panginoon. Eh. Ayaw natin acknowledge na God wants to test and try our faith. Pangalawang purpose of pain, why God allows it to happen, it is also to shape our character. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, pinadaan ko kayo sa wilderness to humble thee and to prove thee whether you will follow my command or no. Ano po? God wants to shape our character. May mga karakter po tayo minsan na gustong alisin ng Panginoon, and sometimes God's purging can hurt. Sometimes God's cleansing of our bad attitudes can hurt. Sometimes may marami nang nabuong pride sa puso natin, that the only way that God can remove that pride is to allow suffering to happen in our life. Ano po? To humble us. Ano po? Now, thirdly, if you look with me in Philippians chapter 1, verse number 12, ang sabi po dyan, but I would you should understand, brethren, si Apostle Paul po yung nagsasalita dito, that the things that happened to me, lahat ng mga trials, afflictions, pain na nangyari sa buhay ko, ano sabi ni Apostle Pablo, have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. You know why God allows pain sometimes to happen in our lives? So that the gospel might be promoted everywhere. Ano po? It is also to promote the gospel. That is why also sometimes we experience suffering and pain. Pang-apat, if you look close dun sa chapter number 1, verse 12 ng Philippians, and many of the brethren, sabi dyan, yung mga kapatiran sa Panginoon, nung nalaman nila yung mga bonds ko, waxing confident by my bonds, nung nalaman nila kung ano yung pinagraranasan ko, anong sabi ng verse 14, are much more bold to speak the word without fear. Ano po makita natin, pang-apat na purpose ng pain? It also encourages other believers. Is it not also encouraging, ano po, na makita natin yung isang kapatiran, alam natin maraming pinagdadaanan to sa buhay, but she is still faithful. Is it not also encouraging on our part na kung siya nga naging faithful, how much more should we na wala masyadong problema? Ano po? It also helps to encourage other believers. At ano po yung pinakamaganda dyan? Verse number 23. Nung same chapter ng Philippians, sabi niya, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Being with Christ is far better. Panglimang purpose ng pain, why God allows it sometimes, it will make us yearn for heaven. Want to go to be with our Savior. To cherish the moment na kapag tayo'y nasa langit na, Lord, praise the Lord, wala nang problema. Wala nang complaining. Alam nyo, when we want to praise the Lord, gawin na natin yun dito pa lang sa lupa. Let's praise the Lord here. Kasi po, yung lugar na pupuntahan natin, it is a place filled with praising the Lord. No? So dito pa lang sa lupa, ano mang mangyari sa buhay natin, let's praise the Lord. No? Ano sabi ng Psalm 34 verse 1? I will bless the Lord at all times. Every season of your life, ano po, ups and downs, praise the Lord. Imbes na complain, praise the Lord. Ano po, nagka-problem ka, praise the Lord. May problema, mapapatunayan ko na naman ang Panginoon sa buhay ko. At doon po tayo pupunta sa panghuling puntos po natin. No? Ano po yung unang lima? In being faithful to God's commandment, it doesn't matter who the person is. It doesn't matter how many the portion is. There are promises, there are provisions, there will be pain. Ano po yung, ito po yung pinakamahalaga, pang-anim.
Samahan niyo po ako sa 1 Kings chapter 17. Basahin natin verse number 24. Diretso po tayo dun sa may babang verse, verse 24. Sabi po dito ng widow woman, nung binuhay na ni Elijah yung kanyang anak, anong sabi ng widow woman? And the woman said to Elijah, "Now by this I know that thou art a man of God." But notice the last phrases, yung pinakamahalaga. Anong sabi ng widow woman kay Elijah? "And that the word of the Lord in thy mouth is what? Truth." Elijah, totoo nga. Ano po? Ano po yung pang-anim na puntos natin? In being faithful to God's commandment, there is proof. Proof. Kung ang gobyerno po ay may 4 P's, tayo po ngayong gabi may 6 P's. It doesn't matter who the person is, doesn't matter how many the portion is, there are promises, provisions, there will be pain, but most importantly, as we stay faithful to the Lord, there will be what? Proof. May patunay po ang Panginoon. At sa buhay po natin mga mananampalataya, as we stay faithful to God's commandment, to His commission, God will prove Himself to us. At kapag nangyari na po yun sa buhay natin, masasabi na lang din natin yung sinabi ng widow woman. "Now by this I know, Panginoon, na yung salita mo ay totoo pala. That the word of the Lord is indeed true." Sometimes God will put us in situations na talagang ang mapagre-relyan na lang natin ay ang Panginoon. But let us remind ourselves that God indeed wants to prove Himself to us. Ano sabi ng Malakay chapter 3 verse 10? Ito, ayaw to ng mga members usually po eh, Pastor, pag Malakay 3:10 na yung pinag-usapan, giving na naman. Hindi naman po giving yung tithes, ano? Returning po yan to the Lord. But ano sabi ng Malakay 3:10? May part po doon, sabi ng Panginoon, "Prove me now." God wants us to do that. Patunayan natin, Panginoon, no? "Lord, I'll be giving this to you in faith. I'm not expecting anything, but I know in the end, kung ano man mangyari sa buhay ko, kahit hindi man pera yung bumalik, God will prove Himself to us." Why? You know why? Because God is faithful. God is faithful. At tandaan po natin, no, sa buhay po natin mga mananampalataya, God will not command us to do something impossible. Now, sabihin mo, "Brad, parang mali yata yun ah." Well, let me explain. Ano po? We have our part, we have our responsibility to do. And that is not impossible in our midst. You know why? First po, makita natin sa buhay ni Apostle Peter, sabi ng Panginoon, "Lay down your nets." Imposible bang kuhanin ni Apostle Peter yung nets at ibagsak niya ulit sa dagat? Hindi eh. Ang sukatan doon, ang tanong doon, gagawin niya pa kaya ulit 'yun kahit na alam niya buong gabi? Ano po? Nagtoil sila buong gabi, wala silang nahuling isda. God will not make us do something impossible, but it is indeed really doable. Ang tandaan lang po natin, when it comes to the impossibility, God will take care of the impossibility. God did not call us to succeed. God calls us only to what? Obey. Sumunod. Ano po? Katulad na rin po ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Joshua. Sabi ng Panginoon, "Umikot ka sa pader one time a day for 7 days, at sa ikapitong araw, umikot ka ng 7 beses pa." Imposible bang ipagawa ni Joshua yun sa buong Israel? I don't think that's not impossible na mag-ikot ka ng mag-ikot for a week. It's not really impossible na mag-ikot ka. Pero ang imposible doon, Panginoon yung gumawa, kaya nabagsak yung wall. Now, the only thing is, we only need to obey. We only need to do our part. That's the same thing with the gospel. Alam niyo po, ang kaligtasan ay isang miracle. But what is our part to do? To share the gospel, to involve in the mission, to spread the good news. That is our part to do. The saving belongs to God. The impossibility, God will take care of it. We just have to obey what we ought to do. Ano po? Naintindihan na po natin? Another thing, kay Gideon, nung sinabi ng Panginoon, ibaba mo ng ibabayan, was it impossible kay Gideon na ibaba niya? No. But the question is it logical enough sa utak niya na ibaba niya na ibaba kahit 100,000 yung kaaway niya? Siguro kung ako yung nasa posisyon ni Gideon, "Panginoon, 100,000 yung kalaban namin na Midianites. Tapos gusto mong ibaba ng ibaba yung number? It's impossible." But still, Gideon did his part. Ginawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi imposible sa kanyang ibaba yun, pero yung imposible, yung manalo sila. Anong nangyari?
yung imposible, Panginoon yung nag-take care. Panginoon na yung naging bahala dun sa imposible. Kailangan lang ni Gideon gawin yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ano po nangyari? Yung 300 nanalo laban sa 100,000. So kung maghahanap kayo talaga ng tunay na 300, nasa Bible yung pinakaunang 300. No, hindi sa movie. Ano? Ng Spartan. Ano? It's in the Bible. Ano po? God wants us to do what we ought to do. As unprofitable servants to the Lord, let us do what we have to do. Let us do what is ours to do. And let God do what He will do. Minsan kasi, talagang naranasan ito ng isang kapatiran namin sa simbahan. Talaga sabi niya, Brother EJ, talagang kinukumbinsi ko na talaga siya sa Bible. Ang hirap eh. Lahat na nang explain, ginawa ko. Ipresenta mo lang, Brad. Ipag-pray natin. Hindi naman tayo yung magliligtas eh. Hindi naman tayo yung magkoconvict eh. Banal na espiritu naman eh. Let's just do what we ought to do. Kung hindi siya tumanggap ngayon, pray for him. The next week, balikan mo. Tignan mo kung tatanggap. Kung hindi pa rin, pag-pray mo pa rin ang pag-pray. Why? Because sabi nga ng pastor ko, Pastor Byers, pray until something happens. Continue to push. Be faithful. Ano po yung anim na bagay na nakita natin this evening? In being faithful to God, it doesn't matter who the person is. It doesn't matter how many the portion is. There are promises, there are provisions, there will be pain, but at the end, there will be proof. And as I end this evening, I want to share to you a very quick story about three young men. Ano po? Three young men. Una po, sino po may kilala dito kay Chuck Templeton? Chuck Templeton. Narinig nyo na po ba si Chuck Templeton? Meron po ba dito? Have you heard of him? No? Second, have you heard of Bron Clifford. Hindi po Lebron ha. Bron lang. Bron Clifford. Have you heard of him? Wala pa rin po. Pangatlo po, have you heard of Billy Graham? I know he's a bit controversial, but have you heard of him? Billy Graham. Yeah, he was an evangelist po, ano? Now, Bron Clifford and Chuck Templeton were contemporaries of Billy Graham. They were also evangelists. And many got saved, praise the Lord. Not because of them, of course, but they were the ones that God used to share the word to these thousands of people. Chuck Templeton and Bron Clifford. You know what happened to them? Bakit si Billy Graham lang yung kilala natin ngayon? Chuck Templeton, na-offeran po siya ng napakagandang trabaho. Maging DJ. Kasi magaling siya magsalita eh. DJ. Hindi yung ganun-ganun sa ano, sa, yung gumaganun sa bar, yung gumaganun. Hindi po. DJ talaga. Yung talagang magaling magsalita sa mga radio. No, malaking sweldo. What happened to him? He quit the ministry. He stopped being an evangelist. He worked outside. Kasi nga, usually sinasabi nila, the grass is greener. Ano po? You know, the grass is green. Ano po, hindi po magandang quote yan para sa pananampalataya. You know why? Sabi ko sa isang wife namin, yung greener grass, hindi nasa mundo, nasa Panginoon. Sabi, Brother AJ, may verse ka ba dyan na the greener grass is with the Lord? Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ano sabi doon? He maketh me to lie down in green pastures. O naghahanap ka ng greener grass, lapit ka sa Panginoon. Siya pa magpapahiga sa iyo sa greener grass. So yun po yung nangyari kay Chuck Templeton. He went with a DJ job. He stopped. Ano po nangyari kay Bron Clifford? Bron Clifford asked the Lord many questions, especially the question, why? You know why? Meron po siyang dalawang anak na may Down syndrome. Down syndrome. And he was deeply discouraged, deeply depressed about why the Lord allowed it to happen in his life. He quit the ministry. Now we have here this man called Billy Graham. What happened to him? He stayed faithful. He stayed to the end. Although naging controversial siya kasi gusto nga niya daw sharean yung Pope ano, at bahagian ng gospel yung mga world leaders. But still, we remember him because he stayed faithful. Ano lang po yung lesson natin this evening in being faithful? In our Christian life, mga kapatid, let us not be good starters. Siguro maganda yung naging simula natin, but it doesn't matter kung maganda yung naging simula natin kung hindi naman po natin tatapusin. Let us not just be starters, but instead let us be finishers. Para one day sa ating buhay, before the Lord takes us home, masabi rin natin sa ating mga naging kaibigan, na sabihin natin sa kanila, Brad, I have kept the faith. I have fought the fight and I have finished my course.
Let us be finishers and not just starters. Ang mga mananampalataya po, hindi po tayo tinawag para magsimula lang. Tinawag po tayo para tapusin yung sinasabi. Why? Because faithful is He who hath called you, who will also, faithful is He who has called you, who has also do it. Ano po? God is faithful. Yan. God is faithful. And it's almost time, no? Tayo po tumayo lahat. Maraming salamat po for bearing with me. I hope I did not take too much of your time. Ano po? But this is what God allowed for me to preach. Maraming salamat po sa opportunity, Pastor Joshua. Thank you for the privilege of being able to be here and share God's word. And I hope we are encouraged and blessed by and challenged by this message. Ano po? Tayo po tumayo at tayo po pumikit at tayo po manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa buhay ng widow woman na nalaman namin, Panginoon. Indeed, we only need to do our part and it is You who will fulfill all of it. Panginoon, we just pray that we can be like this widow woman na hindi po mahalaga, tama po kung sino kami, ang mahalaga po ay kung sino kayo. What we have, Lord, kung ano man meron po kami, Panginoon, nawa po, Panginoon, maipagamit namin ito para sa inyong kaluwalhatian, para sa inyong misyon, Panginoon. Na mapanghawakan namin na may mga pangako kayo at may ipaprovide nyo yung mga pangangailangan namin, Panginoon. Na indeed, Lord, may mga times sa buhay namin na dadaan kami sa pighati, sa pains in life. But nonetheless, Panginoon, we thank You for Your faithfulness. Na sa dulo ng lahat ng ito, meron pong patotoo, meron pong patunay, meron pong proof that indeed, katulad ng sinabi ng widow woman, now by this I know that the word of the Lord is true. Panginoon, kung meron man po sa aming kalagitnaan na masyadong nalayo sa inyo, masyadong nag-step back from the ministry, Lord, may You open their hearts and challenge them that they can return anytime and serve and involve again in the ministry. Because it doesn't matter how good we started or kung hindi man maganda yung naging simula, what matters is how we finished, Panginoon. Lord, kung meron man po dito sa aming kalagitnaan na hindi patiyak kung siya ay pupunta ng langit, may he be reminded by the promise na, Panginoon, tunay nga, Ikaw lamang ang tanging daan patungong langit, hindi ang simbahan, hindi ang mabuting gawa, hindi ang pagbibigay sa mahirap. Ngunit, Panginoon, ang tunay na daan lamang patungong langit ay ang tinapos mong paggawa sa krus ng Kalbaryo kung saan Ikay pinako, namatay, at pagkatapos ng tatlong araw ay nabuhay muli para pagbayaran ng aming kasalanan at bigyan kami ng buhay na walang hanggan sa kung sino man ang sumampalataya sa inyo. Lord, maraming salamat po. And Lord, may this message be an encouragement, a challenge. And Lord, kung meron man po sa kalagitnaan namin na inyong tinatawag, Panginoon, to be a preacher, to be a pastor, to be a missionary, Panginoon. Lord, may You continually work in their hearts. It may not be sudden, it may not be instantly na nag-surrender sila ngayon, bukas pastor na sila, but Lord, if there is a calling that You have been telling them, Lord, may they submit to that calling and follow through with the necessary preparations for the ministry. Lord, please use this church continuously. Use this church mightily for Your name and for Your glory. Not only here in Bulacan, but even as a rope holder and a supporter for missions worldwide. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Lord, kayo na po ang bahala sa aming service this afternoon. Pastor. Thank you, Missionary Maravilla, sa message. Di na natin patatagalin. Nasa invitation time na tayo. Yes, mahalaga ang preaching ng salita ng Diyos and we are to respond, no? Kapag ikaw ay kinausap ng Panginoon, pagtugtog ng ating pianist, pumunta na tayo dito sa harapan para tayo ay manalangin. So kapag kinausap tayo ng Panginoon, isang magandang practice tumutugon tayo. Tayo ay pupunta dito sa altar para dito natin i-settle kung ano man yung pinangusap ng Panginoon sa atin, kung tayo ay pinangusap ng Panginoon patungkol sa ating service, sa paglilingkod natin sa Kanya. Tandaan natin, kahit na sino pwedeng gamitin ng Panginoon, mas lalo na ang isang anak ng Diyos.
Nais ng Panginoon na magamit ang buhay natin para paglingkuran siya. At sa ating pagbibigay, huwag nating isipin na, ay, konti lang yung mabibigay ko. So, ibigay natin. Dahil ang Panginoon, siya naman ang magpapalago. Meron ngang isang awitin na ang sabi doon, little is much when God is in it. So, tayo maging masunurin lang tayo sa Panginoon dahil nakakita natin sa mensahe, may mga pangako ang Diyos. Okay? At kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay nandun tayo sa sentro ng kanyang kalooban, then yung promises ng Panginoon, nakikita natin na tutuparin pa rin niya. And merong provision ang Panginoon. Merong, sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi may iwasan na makaranas tayo ng problems, ng pain, but kasama yan sa buhay, pananampalataya, dahil nais ang Panginoon na tayo magtiwala sa Kanya. At sa dulo ng buhay natin, makikita natin, hindi man natin maunawaan kung bakit inaalaw ng Diyos ang mga problema, inaalaw ng Diyos ang mga pagsubok, but makikita natin na merong pruweba. Okay? Merong patotoo na ang Diyos, siya ay totoo sa kanyang salita at gagawin niya ang kanyang nilalayon. At sana sa atin, kung anong nilalayon ng Diyos sa ating buhay, ay tayo ay maging willing mag-submit sa ating Panginoon. So, kung meron po dito na wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kung nais mo makatiyak, maaari bang itaas ang kamay? Kung meron man dito na hindi ka pa sigurado ng pagtungo sa langit, kaibigan, aminin mo na ikay nagkasala. Nakita mo na dahil sa kasalanan, ikaw ay nalayo sa Diyos, na ikaw ay hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At pangalawa, dahil tayo nagkasala, may kabayaran, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan patungo sa impyerno. Pero pangatlo, may nagbayad, at yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, dahil siya ang namatay, inilibing, nabuhay muli. No, namatay siya para bayaran ng kasalanan natin. Siya ay inilibing, subalit siya ay nabuhay muli bilang patunay na siya lamang ang makakapagligtas sa iyo mula sa kasalanan at mula sa kapahamakan ng pagtungo sa impyerno. Kaya kaibigan, ikaw ay magsisi. Mabago ang isipan mo. Talikuran mo ang maling paniniwala at ilagay mo ang pananampalataya mo kay Jesus Christ. So kung meron man dito ngayong gabi na wala ka pang katiyakan, tumawag ka sa Panginoon, ikaw ay magsisi sa kasalanan at tanggapin mo ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kung meron man na nandito ngayon, hindi ka patiyak, pwede kang lumapit sa isang worker, pwede kang lumapit sa kakilala mo para ma-explain sa iyo, dahil kaibigan, mahirap yung akala mo lang ikaw'y ligtas, sapagkat ang akala mo ligtas ka lang ay hindi ka makakarating ng langit. Hindi ang church membership, hindi yung pagsisimba ang makakapagdala sa iyo sa langit, kundi kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. Sa mga mananampalataya, tuloy lang po tayo sa pagsunod. Marami tayong makikita sa salita ng Diyos, sa Old Testament, sa New Testament, mga taong sumunod. No? At first, nakikita natin, hindi nila naunawaan eh. Pero sila'y sumunod. And that is faith. Kahit hindi pa natin alam yung mangyayari, kung sinabi ng Panginoon sa atin, susunod tayo. That is faith. And faith pleases God. Okay? Yan ang sinabi sa Hebrews chapter 11. But without faith, it is impossible to please Him. And yung faith natin, nakikita yan kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon.
last verse, and then we will pray. Ama namin Diyos sa langit, kami po'y nagpapasalamat sa mensahero na ginamit niyo po upang kami ikausapin ninyo. Salamat Panginoon sa mensahe, sa hamon. Salamat Panginoon sa inyong pag-rebuke sa amin, sa pag-instruct. Salamat Panginoon sa correction. And dalayan ko po Panginoon na tunay na ito pong mga salitang ito ay manatili sa aming mga puso. Dalayan po namin Panginoon na pagpalain niyo po si Missionary AJ sa kanyang ginagawang deputation. Ingatan niyo po siya sa mga churches na kanyang pupuntahan. At dalayan po namin Panginoon na marami pa ng mga churches ang makipag-partner sa kanya. Na siya po ay magkaroon ng maraming partners, churches dito sa Pilipinas. At I pray Panginoon na siya po ay bigyan niyo po ng wisdom anywhere he goes. At dalayan po namin na ito pong mensahe, ito pong kanyang panawagan ay tatugunan Panginoon ng mga churches, mga pastors, mga members ng mga iglesia na to help him hold the rope of missions sa bansang Zimbabwe. Dalayan po namin Panginoon na pagbalayin niyo po mga desisyon na ginawa. Dalayan po namin Panginoon na sa aming pag-uwi, ingatan niyo po kami at kami po Panginoon ay ibalik niyo muli sa mga susunod naming gawain. At dalayan ko po Panginoon na sa mga susunod na araw na ito na kami ay mag-minister sa mga soul winning, Bible studies, extension classes, follow-ups, Bible studies, and mga discipleships. I pray Panginoon na kayo po Panginoon ang tumulong sa bawat isa. And I pray Panginoon na patuloy na magsilbing liwanag ang Bethel Baptist Mission at kayo po ang mag-build ng church na ito. And help us to do our part. So ito mami na dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so pwede na po tayong anong closing song natin? Pwede pakisara yung pinto. Naamoy ko yung pagkain. Nagugutom na ako. Okay, pwede pakisara muna. Okay, let's sing our closing song. And then napag-pray naman na natin ang ating dismissal. After we sing this song, dismiss na po tayo. Kita-kita po tayo sa Sunday at Saturday para sa ating soul winning. Brother Christian. Let's sing the second verse ng wall prayer. On the second verse. Oh my brother, when I'm weak, would you stand instead of me? And God bless po sa lahat. Kita-kita po tayo sa Sunday.